Okay, magandang hapon mga kababayan. Nandito po tayo sa Tagaytay going Mendez Crossing. At galing na po tayo rin sa bahay na nakaharang, no? Legit wala na. At talagang mukhang napagkasunduan na, no? Naayos na yung sigalot, yung raw issue. So ngayon po, pupuntahan naman natin yung isa pang project na ginagawa rito, yung nagkukos po ng malupit na traffic diyan po sa Mendez Crossing banda. Kung alam nyo po yung Jollibee, diyan lang po sa tapat. Ito po, tsaka Wing Commander. Dito po yung tinatawag na Tagaytay flyover, no? Na mangyayari po nga po, itong Mendez Crossing, kadalasan traffic, marami pong bus dito. Sa ngayon, ginagawaan daw po ng flyover. Noong una nga po, hindi ako makapaniwala na itong mataas na lugar ng Tagaytay, overlooking ng Taal Lake at Taal Volcano, igagawan pa ng flyover. Akalain nyo yun? So muli, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, ay inaanyayan ko po kayo mag-like, mag-comment, and subscribe. Hit your notification bell para updated ka pag may bago tayong video mga kababayan. So sama lang po kayo. Check natin via Bumblebee, no? Medyo pumupa na po yung init ni Haring Araw. So yun na po yung crossing mismo. Pupuesto lang po tayo saglit. At ayan, mayroong umaambun po. Medyo madilim nga po eh. Pero titignan natin yung latest development dito sa ginagawang flyover na ito mga kababayan. Ayan, so pinalipad na po natin si Bumblebee, no? Ito nga po, tingnan nyo, napakagandang Taal Lake with Taal Volcano. Dito po yan, sa Tagaytay Mendez Crossing. Ito nga po yung iba bypass, no? Na itong gagawing flyover, which is confirmado na mga bayan. Kasi ang dami ng pundasyon, no? Dito sa gitna ng mismong kalsada rito. At ito nga po, titignan natin, drone shot. Pero tingnan nyo, once nagawa ito at dumaan ka sa flyover, kitang-kita mo yung magandang view ng Taal Lake. So ito nga po mga kasama, ito po yung road papunta po yan ng Nasugbu at pa Alfonso Cavite. At ayan, no, tingnan nyo, may mga pundasyon po sa gitna. At ayan na, mamaya po idadrive po natin yan para mas makita pa natin kung ano yung itsura niyan sa point of view po ng motorista. Pero yun nga po, isa po ito sa nagkukos ng mabigat na traffic, no? Kasi nga po nagbibigayang portion po ito ngayon. Pero yun nga po, once magawa itong flyover, kailangan lang po talagang bilisan. Ay dire-diretso na po, no? Yung mga hindi po pamindis ay dire-diretso na po yan.
Okay, mga kababayan, umulan, no? Pero kinaya naman ng ating bumblebee. So titignan natin, no, mga kasama. Papakita ko sa inyo, ito yung Mendez Crossing Tagaytay. Kakanan tayo dyan. Pakaliwa po dyan ay going po ng Aguinaldo Highway, no? Yung rotonda. Tapos kanan po ay Panasugbo. So kakanan tayo, papakita ko lang sa inyo, no? Although napakita ko na sa inyo sa drone shot, ganito yung sitwasyon ngayon dito. Ayan, no, tingnan nyo, may pundasyon din doon, no? Daanan natin yun mamaya. So ito po yung kalagayan ngayon, yan, no? Nire-ready na po yung mga pundasyon dito. Yan, so tingnan mo, naging parkingan to yung gitna. Yan, no? So may mga pundasyon na, mga kabayan, kasi nga ibabypass tong Mendez Crossing. So tingnan nyo, no? Puro pundasyon, mga kasama. So ito yung nagkukos ng sa ngayon, no? Ito yung major cost ng pero ang point nga niya, parang Molino Flyover. Mababypassan na, no? So ayan, no? Tingnan nyo, puro pundasyon, no? Tuloy-tuloy, marami na palang development. So mamaya pabalik naman, papakita ko naman din sa inyo papunta doon sa Aguinaldo Highway. Pero so far ganito na yung sitwasyon. Ito yung Jollibee, sinabi ko sa inyo, oh. So ito yung pinakamataas, ang taas ng pundasyon dito, mga kabayan. Ayan. So ito po ang flyover, parang ang traffic pag bumalik tayo, no? Mga kabayan, papakita. Bigla tuloy ako nagdalawang inyo. So pabalik naman tayo, mga kabayan, papakita ko naman sa inyo pabalik. So ito, pabalik na tayo, mga kasama. Nakaikot na tayo. Ganito yung sitwasyon ngayon rito, lalo na ngayon Linggo, uwian na po ng mga namasyal, no? Siguro pag weekdays di naman po masyadong ganito, pero ang point nga nito is dun sa Mendez Crossing, mabypassan na yung intersection kung kayo ipapunta dun sa mismong Aguinaldo Highway, yung dulo ng Aguinaldo Highway sa Tagaytay, dito lang kayo, no? So ganyan, ganito po, no? So kung yung diretso, ibig sabihin kung ikaw ay papunta ng Mendez Crossing, sa ilalim ka. Ang hirap lang kasi rito, 2 lanes lang, eh, no? So ito, yun, no? Ang laki pa naman ng pundasyon, no? Tignan mo na. Parang naging masikip na ho yung isang lane dito. Nagiging one lane na lang, oh. Bayan, di pagdating dito one lane na, nasayang ho yung isa. Pero kasi nga ang point, tataas na yung mong nasa inner, tama, inner lane, outer lane, okay, tama, itong nasa kaliwa natin. So sa ngayon talagang ganito muna, tiis-tiis ngayon kasi nga ginagawa pa tong flyover, which is itsura nito, mga bayan, kung hindi ito mailintala siguro 2 taon pa to, mabilis na yun. Grabe naman magpaalikabok tong si Batman. Batman Star Express. Ay hindi, tingin ko ulog ito si Wing Commander na yun dito. Bukas siya. So ito yung ano, yung kasi favorite namin din kainan to, Andy Wings yan, ng Wing Commander, mga kabayan. So ito yung mga pundasyon. So April, ito pong update na ito, eh, tandaan nyo po, April 14, araw po ng Linggo. Ganito po yung, kung kayo po yung magtatagaytay, planuhin nyo, oh, may mga alternate route po tayo dyan. Pwede po kayo mag, hindi rin eh, Alfonso Tagaytay Bypass Road, eh, dadaan din talaga ako kayo rito. Kahit mag-indang kayo, dadaan din kayo rito.
pwede po kayo, kung galing kayong Governor's Drive, eh, pwede na kayong lumabas na lang ng ano, Alfonso Cavite, huwag na rito. Kung kayo po yung Panasugbo, no? Or kung gusto nyo medyo long trip, sa Cavyang kayo dumaan. Cavyang Tunnel. So ito na po yung Mendez Crossing. Nakakaano lang po mabayang, kasi darating yung panahon, magkakaroon po ng flyover dito. Magkakaroon ng flyover dito na mas maganda yung view. Kasi kitang-kita mo yung Taal Lake. Itong gitna tuloy ay naging parkingan, malamuli na flyover. Ayan. Naging parkingan na yung gitna. So ito po yung pinanggalingan natin kanina, pero ngayon dediretso tayo. Itong si Batman ay smoke belcher na bastong si Batman na ito. Ito po yung pundasyon. Sure na ito mga kasama, kung mabilis na tingin ko talaga dalawang taon dito. Sa ilang taon na rin natin sumusubaybay sa mga project, may mabilis, may mabagal, may natenga na talaga. Dalawang taon po ito kung ito ipapaspasan. Gawa na itong flyover dito. Pero okay din no, kasi marami pong project tungkol sa para maibsen yung traffic. Meron po tayong mga bypass road, alternate route, pati po itong flyover. Pero sa totoo lang po, ginawa po yan mainly sa mga private vehicle. Pwede naman po dumaan yung mga motor. Ay hindi, pwede naman. Pang lahat naman pala mga kababayan. So ayan, yun na po yung ating latest na dito sa Tagaytay Flyover. Ano po masasabi nyo? Pinakita ko rin po sa inyo yung kaganapan. Muli, kung nagustuhan nyo po itong video, ay nanyahan ko po kayong mag-like, mag-comment, and subscribe, hit yung notification bell para updated kapag may bago tayong video. So maraming maraming pong salamat. Keep safe at muna sa akin. Sarap maglakbay. See you po sa next vlog update mga kasama.